Good morning po sa inyo lahat sa pang-year 2 na ating COVID Bible School. Pamagat po ng ating aralin ngayong umaga ay Gadget o Pamilya? Gadget o Pamilya? Minsan po naalala ko po ako yung nakakapat sa isang restaurant nung wala pang pandemic. Pero nakita po isang malaking mesa roon na tila may 8 tao nakaupo. Namukha silang magkakamag-anak, siguro isa silang pamilya lang. Ngayon po sila ba ay nag-uusap? Para pong hindi. Dahil po sa 8 taong naroon, tila 7 sa kanila ay may hawak na cellphone. Cellphone po kanilang parang kinakausap at hindi po kanilang mga kasama. Debatory po nangyari po sa ating pamilya. Nakalungkot po halimbawa na isang bagay na ginawa para sa isang mabuting dahilan. Ngunit, ang bunga nito ay baliktad. Tulad nga po ng mga cellphones, di po ba? Na ginawa para ang mga tayo makonek. Para sila po ay mag-communicate sa isa't isa. Ngunit, ano po minsan nangyayari, baka sa isang pamilya, ang ipong binanggit, na imbis sila po ay mag-usap, sila po ay hindi po family fellowship, naging cellphone fellowship. Nakalungkot mga minamahal. Gano'n po ba kahalaga ang komunikasyon? Ayon po sa Efeso 4:29, ating mga salita ay maaring mabuting magpapatibay sa iba, mapakinabangan bilang biyaya ng mga naikinig. Ayon po sa Kawikaan 12:18, ating pong dila ay nagdadala ng kagalingan o sa magandang panalita, sakit ng loob ay gumagaling. Bisibing mga minamahal, ang pag-usap at komunikasyon ay mahalagang paraan upang ang mga miyembro ng pamilya ay maging pagpapala sa isa. Upang sila ay magpalakasan, magpatibayan, upang sila po ay magpasaya at maging masaya. Alam mo masama sa paggamit ng cellphone o paggamit ng tablet o laptop o pang mga gadget, kaya maingat mga minamahal, ingat tayo na huwag sila maging kapalit ng masayang fellowship at komunikasyon po sa ating pamilya. Nawa po mangyari po ang ating pamilya maging cellphone fellowship, kundi maging tunay na family fellowship. Maraming salamat po.